Libu-libong estudyante at guro ang dumalo sa peace rally sa Republic Square sa Berlin para tutulan ang pag-atake ng Russia sa Ukraine. Hinanta ang mga awitin para sa kapayapaan at nagmarcha papuntang Ukrainian embassy bilang pagkondena sa digmaan. Higit 6,000 refugees ang dumarating sa kabisera ng Germany sa Central Station kung saan sila dinadala. Marami ang mga tumutulong na organisasyon, paramedics at volunteers. Nagtayo na rin ang community pantry doon na may supply ng pagkain, damit, sapatos, laruan at hygiene kits. The moment we are confronted with a situation that thousands of Ukrainian refugees come to Berlin, to their capital of Germany, as it's the closest city to the border to Poland, which is the neighboring country to the Ukraine. Mula Berlin, inihahatid ang refugees sa mga kalapit na syudad tulad ng Brandenburg o Saxony. Pero dahil may banta pa ng COVID-19, sasailalim muna sila sa COVID test bago mailikas sa ibang lugar. We welcomed more than 60 people who are deaf-mute, and luckily enough, we do have two volunteers who are able to speak in sign language, in Ukrainian sign language. Samantala sa Ribene, isa sa mga border exits sa pagitan ng Poland at Ukraine, nandoon ang libo-libong lumilikas. Kabilang sa humanitarian mission na sumusundo sa mga tumataka sa gera, ang Pinoy na si Jaime Tan Paklibar. Kasama niya ang mga opisyal ng Zambian Embassy kung saan siya nagtatrabaho. Maayag naman kasi humanitarian naman ang gagawin ko kahit hindi naman nila kalahi o ano. Siyempre, pag nakita kong, sabi ko, pag may Pilipino, tutulungan ko rin. Kwento ni Jaime, marami ang stranded sa border dahil walang bus na masasakyan, walang pagkain at napakalamig pa. Nakita ko sila, yung mga bata, parang maluha-luha sila nung salubungin namin. Kasi kuminsan, halos 2-3 araw sila naglalakad. Eh, ang problema dito, sobrang lamig. Sa ngayon, ayon naman sa DFA, 109 na Pinoy na ang nakaalis na ng Ukraine, 19 ang nakauwi na ng Pilipinas, ang iba'y lumikas sa iba-ibang bansa sa Europa, kabilang ang 31 sa Romania, 19 sa Poland, 16 sa Moldova, 9 sa Austria at 15 sa Hungary. Ayon sa UN, may tinatayang 1,000,000 refugees ang gera at libo-libo ang nasa Germany ngayon at patuloy pang dumarami ang bilang. Tulad ng mga Pinoy na tumaka sa gera sa Ukraine, pagod, gutom, lamig at hirap ang pinagdaanan nila. Pero di tulad ng mga Pinoy, ang mga Ukrainian kinupkop sa shelter tulad nito, walang kasiguruhan kung may sariling bansa pang babalikan. Mula sa Berlin, Grace Pickard, ABS-CBN News, Germany.